Sa ibang balita, aresado isang lalaking nag-aalok umano ng doctoral degree na nabistong dinoktor lang pala. Ang suspect dumipensa. Saksi, si John Consulta. Pagkaabot ng perang 160,000 pesos sa target ng operasyon. Hinuli na ng mga ahente ng NBI Anti-Fraud Division ang kanilang subject. Arrestado sa entrapment si Jonathan Ravea sa isang establishmento sa Mandaluyong City. Reklamo ng ilan sa kanyang umano mga nabiktima. Nag-aalok umano ang suspect ng PhD honorary degree at mga awards kapalit ng 60,000 pesos hanggang 300,000 pesos kada tao. Pero natukasan nilang ang inaalok ng doctorate degree. Peke lang pala. Inopera niya ako ng award for a fee. And then after that, inoperan din niya ako kung gusto ko daw maging Doctor of Humanities. Yung binayad ko dito is worth 60,000 pesos. Tinawagan ko talaga yung university. Doon ako nagulat na hindi pala siya authorized na magbigay ng award. Hindi namin alam may 240 pala at yung pala bayad daw sa aming pagka-honorary doctorate business administration at accredited daw sa Singapore. Pero depensa ng inaresto, wala raw siyang ginagawang kasalanan at binabalikan lang daw siya ng kanyang mga inireklamo. Yun ay kabayaran ng sponsorship, hindi investment, hindi to scam, it is more of recognition. So I've been doing this for the past 42 years, how come ngayon lang? Malinis po ang konsensya ko. Pero ayon sa NBI, ang kanilang natuklasan, maglalagay lang sila ng tarpaulin, tapos mayroong konting seremonyas, iaabot yung certificates, pagkatapos confirmant na raw yun. Nag-verify din ng NBI from the Commission on Higher Education, and according to the Commission on Higher Education, ang nagko-confer lang na inaallow nila na higher education institutes ay ilan lang sa Pilipinas. And Asia Pacific University na nakalagay dun sa certificate is not among those accredited. So dalawa ang nag-certify na hindi totoo yung certificate na ino-offer itong ating subject. Naharap ang suspect sa reklamong estafa through falsification of private documents. Ako si John Consulta, ang inyong saksi. Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.